Kumusta mga tol? Andito tayo ngayon, mag-aabit tayo ng oil cooler sa kanyang barako mga tol. Kasi nga, napakainit doon ang barako niya kapag nabababad sa biyahe. Siguro, inaataka siya ng rayuma, kaya ganun. Kaya maglalagay tayo ng oil cooler mga tol. Ito po yung oil cooler niya mga tol. Ayan. Ngayon mga tol, nabili niya to ng second hand. Magkano bili mo dito pre? 250 mga tol, second hand. Tapos tinest ko na to mga tol, kung meron ba siyang sira o tagas. Wala naman, pero ang pinaka-final nito mga tol, makikita natin pag sinalpak na natin dito kung magtatagas pa talaga siya o hindi. Kasi mas malakas ang pressure mga tol eh, kapag naisalpak na natin dito eh, yung volume ng langis. Ngayon mga tol, ang pagkaabit na ito mga tol, madali lang naman to, dalawang host. Ngayon lang, yun nga lang, magsasakripisyo tayo mga tol. Maglalagari tayo dito. Ang gagawin natin mga tol, papaklasin muna natin to. Gamit tayo ng 8mm na socket. Tapos ito mga tol, tatanggalin natin to ng buo. Kasi maglalagari tayo dito mga tol. Lalagari natin yan. Ngayon mga tol, umpisa na natin at huwag nyo lang i-skip yung video para makita nyo kung paano ang pattern o paano magkabit ng oil cooler sa ating motor. So ganoon lang mga tol, umpisa na natin. Game. Wait. Yung mga tol, ito unahin natin ito, 8. Sige tol, tagalin mo tol. Yan. Tapos huhugutin natin ito. Huwag kayo matakot dito mga tol. Inuhugot lang, tapos binabalik lang din, sinasalpak lang din. May washer yan mga tol ha, saka spring. Lagyan natin dito. Yan. Ngayon mga tol, tatanggalin natin ito. 12mm ito at saka ito, 10mm ito. Sige tol. Ayan ito. Sige. Sige. Likot yung camera natin. Tagalin natin to, 12mm to mga tol. Meron tong dalawang washer. Ayan. Kailangan di pwede mawala to. Yun, dalawang washer to. Pagtabi nyo na lang. Tapos ito. Yung dalawang washer to. Ayun. Pagsamahin nyo lang. Para hindi magkapalit. Ito siya, ito siya. Yan, itong dugtong na to. Tanggalin natin yan. Ang game. Malambot na. Yun, sige, kamay mo na. Idulan na tayo, kapatid. Idulan na kami. Idulan na tayo. Meron dito nga, meron dito nga, sir. Tanso niya. Pinaka shield ng kanyang langis. Yun, dalawa yan. Pagsamahin nyo lang. Yan. Ngayon, gagawin natin. Uugutin natin to. Ito. Lalagari na natin yan. Saan tayo maglalagari? Wait lang ha. Ah, ito, ito. Dito tayo maglalagari mga tol. Ito. Ito, lagari mo na. Eh, ito, gamit tayo ng ano. Vice grip. Ako maglalagari, ikaw. Ito na. Ako na, sige. Dito kayo mag-iipit mga tol. Sa pinakalugtungan. Eh. Dito tayo magpuputo. Lagay mong langis dito, 1.5.
pwede reset ka lahat. Pwede ka magdagdag 1 points. Ito mga tol, natanggalan natin na yun. No? Gagawin natin na ito, ililihain muna natin ito. Kuali ah, pre. Ngayon mga tol, palatandaan kung saan tayo magpuputol. Yung pinakamalaking ganito mga tol, yun yung puputulin natin kasi ito maliit. Tapos ito maliit. Ayan. Ngayon mga tol, nalilinisan na natin, nalihan na natin yung magkabilang gilid kasi kailangan talaga natin lihayin yan kasi ano, matalas. Baka masugatan yung hose natin, tapos magkaroon ng leak, tatagas yung langis. Ngayon, kakabitan natin to. Ito mga tol, ganito lang po ang pagkabit yan. Palatandaan lang ito, ito na nakatutok dito. Ang ganyan, no? Yan. So ikakabit muna natin yung nasa baba. Ito lang, may dalawang washer yan, ah. Yung isa dito, yung isa naman sa pagitan mamaya. So, panoorin natin. Hindi, dun muna yun sa baba. Kahit naman. Ay, pati haya. Yun. Dito yung isa. Yan pa ganun lang. Yun, tapos saan natin lalagay. Ang paglagay na ito, huwag nyo muna gagamitan ng tools. Kailangan kakamayin nyo muna na sigurado na tumapat siya sa ano, sa mismong thread niya kasi pag hindi siya tumapat, malolost thread to eh. Ganun po ang mangyayari. May nangyari kayo, no? Matagos kayo, Steve. Matagos pa rin. Matagos pa rin. Matagos pa rin. Tapos, sa baba, higpitan na lang din natin. So, madali lang naman yung mga tol. Higpitan mo muna. Ngayon mga tol, higpitan na natin to. Ito. Higpitan na natin. Tapos, nahigpitan na rin natin to. Ang gagawin natin, asan yung oil cooler? Mag-aalap tayo ng ano na ito, pwesto kung saan natin ilalagay. Yan. Hanap lang tayo ng pwesto mga tol, tapos si-set up na natin yung kanyang hose. So abangan nyo na mga tol. Hanapan muna natin ito ng paglalagyan. Tara. Ngayon mga tol, ang gagawin nyo mga tol, dito nyo yung ano, sisingit nyo yung hose dyan. Yan, bahala na yan mamaya. Tapos, dito na lang natin siya ilalagay. Yan. Okay na? Ito na mga tol, nailagay na natin. Sige, ikita na ni ating mga katropa. Tapos, yan. Yun. Kaya dito natin nilagay mga tol kasi pansamantagal lang naman to. Maganda sana dito to nakalagay, maglalagay tayo ng bracket eh. Dito na lang muna kasi pag nagsawa si yung amo natin, pwede niyang tanggalin, mas madali lang tanggalin. Yun. So ang gagawin natin mga tol, maglalagay tayo ng ano dito, ng clamp kasi para hindi tumagas kasi malakas po ang pressure na ito mga tol. Lalagyan tayo ng clamp. Ito mga tol, oh. Lalagyan siya natin ng clamp. Ayan. Tapos ito mga tol, lalagyan din natin to. Pinaka support. Kailangan natin lagyan ng support to kasi syempre pag habang tumatagal lumulutong yung hose,
Tapos kapag nagagalaw, magkakaroon siya ng leak. Tatagas yung langis. Mura lang ito mga tol. Nasa 10 piso lang isa na ito. Okay na. Yun. Unahin nyo ito mga tol. Pagpasok dun. Yan. Tapos, kunin nyo ito isang ano, isang banja bolt. Tumalaki. Ang size na ito ay 12mm. Tapos, tol din. Saan ba yun? Yan, dito nyo lang siya ilulusot. Sakto lang. Talawa ka mga tol. May dalawang ano yan, dalawang washer yan. Pang shield na kanyang langis. Yan, pasok nyo lang yan. Tapos dito yung kabila. Tapos, ito na natin siya ilalagay. Ngayon, paglalagay na ito mga tol, dapat kakamayin nyo muna. Tapos sa kanya na siya hihigpitan. Sa pag higpit na ito mga tol, hindi pwede yung sobrang higpit ha. Malulo straight yan. Kasi ito, sink lang to eh. Gawa lang to sa aloy eh. Kailangan kung yung ramdam nyo na mahigpit na, saka nyo na siya ano, titigilan ng higpit. Yun. Tapos ito yung kanina mga tol, ilagay natin doon sa banyo bowl. Ito yung natitirang hose mga tol. Siguro magbawas tayo dito. Masyado mahaba. Ayan. Ito na mga tol. Alam mo, magbabawasan natin. Anong gawa masusunod? Ha? Babawas tayo. Dito tayo magbabawas oh. Masyado mahaba. Ngayon mga tol, lalagyan siya ng ano, clamp. Ayan, para hindi siya bumitaw. At hindi rin magtagas. Kapitan natin. Video ka pa. Malapit ang video ano. Sasalpak nyo lang dito talong. Ayan. Yun. Ngayon, ang gagawin natin mga tol, babalik muna natin yung clutch niya. Asan mo yung clutch? Oo mga tol, babalik natin yung kanyang clutch. Ayan. Clutch rod. Itaba. Ay, ano. Tapos i-testing na natin. Pag babalik daw, sasalpak nyo lang ganun. Ah, wait lang, nakalimutan ko. Mga sir, ulianin na ako tol ha. Tapos yun. Yun. Tapos lagay nyo natin ang tornilyo. Ganun lang. Ngayon mga tol, ilalagay natin spark plug. Tapos papanda rin na natin to. Ngayon, ang pagtitesting naman na ito ay bubuksan nyo to mga tol. Bubuksan nyo to. Kung dumadaloy pa talaga yung langis o hindi. May langis na yan. Huwag dadagdag ka ng langis yan. Kaka-chainsail mo lang ba? Sige, pandarin mo. Kung may lalabas na langis o wala. Kung wala, awit.
Walang minor. Ayan. Ayan. Ngayon mga tol, magdadagdag tayo dito ng langis. Kung dati, magpatay mo muna. Kung dati kasi, ang manual kasi na ito, kapag hindi tayo nagpalit ng filter, 1.1. Kapag nagpalit tayo ng filter, 1.2. Kapag totally dry, 1.4. Ngayon, ang gagawin natin, dahil nagdagdag tayo ng oil cooler kasi, mahaba pa yung lalakbay niya, tapos magkakaroon siya ng pondo rito. Bali, ang gagawin natin mga tol, gagawin natin siyang 1.5 o kaya 1.6, mga ganun. Pwede na yun. Ano tol? Okay na. Gumana na. Kakapit na natin to. So ito mga tol, may kita mo yun. Ibig sabihin, gumana talaga yung ating oil cooler. Ayan. Yung mga talsik-talsik. Kumbaga, gumana talaga. Dumaan dito. Papuntang makina, papunta dito. Okay na mga tol. Salamat sa panonood. Thanks for watching. Ito na mga tol. Nakabit na natin ang kanyang oil cooler mga tol. Ayan, ito siya mga tol. Dito natin nilagay kasi pag dito natin nilalagay mga tol, kasi mabigat, naka sidecar kasi ito mga tol eh, baka tumama dito sa tapaludo, kaya pag desisyon na nung may-ari na dito natin nilagay. Ayan. Ito ka pala yung may-ari oh. Amo ko to dati. Ito yung amo ko eh. Tol, shoutout sa mga tol.